Hello guys, welcome back to TechCourse PH. So happy new year, and this is our first video for this year. In this episode, I will discuss to you SDLC, a topic in software engineering. May encounter ito ng mga students na nagte-take ng computer science, computer engineering, and BSIT, especially dun sa higher level nila, no? And before we start in discussing the SDLC, please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming channel. So let's start. Again, SDLC is Software Development Lifecycle, is a topic in software engineering. So ito ay proseso na ginagamit sa software industry para makapag-design, makapag-develop, and makapag-test ng high-quality software. Ang aim nito is para makabuo tayo o makagawa ng isang quality software para ma-meet natin or ma-exceed ang expectation requirements ng ating mga clients. As well as kung yung ating development ay pasok sa time frame na ibinigay natin sa kanya, at saka yung cost estimate na inalat natin para sa development process. So ito ay bumubuo ng detalyadong plano, design, para ma-maintain, ma-alter, ma-replace, at ma-enhance ang isang software. Ito ay tinatawag din na software development process. Now let's discuss kung ano yung mga stages ng software development lifecycle natin. So I have here a diagram, and first is we have the planning stage. Sa planning stage, ito rin yung tinatawag na planning and requirements analysis. So yung requirement analysis is a very important and fundamental stage in SDLC. Kasi ito yung stage kung saan inuupuan ito ng mga senior senior member ng development team, as well as yung client, kasama ang client, as well as even yung mga sales department, at saka yung mga importanteng tao na maaaring makatulong sa pagkuha ng informasyon na kakailanganin sa pagpaplano ng pagbuo ng ating software na gagawin. At ito rin ay importante kasi dito pag minsan nabubuo yung feasibility study when it comes to the technical, kung economical, at saka operational aspect ng ating software na bubuoyin para malaman nila kung ano yung best approach in development para sa software na gagawin. Ang next stage naman natin is defining the requirements. So after na ma-analyze natin yung mga requirements natin sa planning stage, ang pupuntahan naman natin is yung defining the requirements. So nililist down natin yung mga kakailanganin natin at idino-document natin ito kung ano yung mga needed na requirements sa ating pagbuo ng software sa pamamagitan ng SRC or Software Requirement Specification. So ito ay aaprubahan ng ating kliyente, at kapag ito'y approved na, ito yung susundin para mabuo yung ating software ng mga developers natin. The next stage naman is the designing stage. Since nalaman na natin sa previous stage yung SRS or yung Software Requirement Specification, ito yung gagamitin para mabuo yung next document na tinatawag na DDS or Document Design Specification. Ang DDS ang maglalaman ng architectural modules na bubuo sa ating system, as well as yung mga data representation para clearly malaman natin kung ano ba yung mga modules na bubuo sa system natin. Ito ay aaprubahan ng mga stakeholders para malaman nila at ma-assess yung mga risk na maaaring ma-encounter, as well as kung gaano ka-robust ang isang system, magkano yung budget na iaalat para dito sa system na ito, as well as sa bawat module, at kung gaano katagal bubuuin ang system na ito at kung kailan ito matatapos. Ang next stage naman natin is yung building stage. Ito yung stage kung saan yung actual development ay nagsisimula.
Kasi dito, ginagawa na yung mga programming codes. Pero syempre, based pa rin doon sa DDS or yung document na nabuo natin sa previous stage na designing. Again, the DDS is yung ating document design specification na susundin para mabuo yung ating mga programming codes. Dito rin tayo gumagamit ng mga tools like interpreter, compiler, debugger para ma-produce natin yung mga programming codes. And dito rin tayo gumagamit ng mga high-level language or programming languages na maaaring gamitin depende sa pangangailangan ng ating software. Pwedeng gumamit tayo dito ng mga C, C++, Java, PHP, at marami pang programming language na maaaring maging swak sa pangangailangan ng ating software. Ang next stage naman natin is the testing stage. Dito sa stage na to ay tinitingnan natin yung mga product defects. Dito natin sila nire-report, tinatrack, finifix, at saka nire-retest para ma-meet natin kung ano yung mga nakalist down sa SRS natin or dun sa software requirement specification natin. Kasi dapat nakapasa yung ating software doon sa mga nakalist down doon sa SRS natin. Ang pinaka last stage naman natin is the deployment or deployment and maintenance. So ito yung part na kung saan since natapos na natin yung testing ng ating product ay i-release na natin siya sa market for deployment. Kung minsan ang proseso is ganito, i-release natin siya sa client and then magkakaroon uli sila ng tinatawag na user acceptance testing. So, gagamitin nila yung system and then iintay uli tayo ng feedback sa kanila kung naging ayos ba yung software na ginawa or yung product sa kanila. And then, hihingi natin yung feedback kung may kailangan bang i-enhance. And then, idadagdag uli natin yung enhancement. And then, tsaka uli nila ibabalik natin ito sa kanila hanggang sa mabuo natin yung pinaka-final product na talagang swak sa pangangailangan ng ating client. At yan yung pinaka-last stage ng ating SDLC. So ito yung mga stages na bumubuo sa ating SDLC or Software Development Lifecycle. Sana ay na-explain namin sa inyo ng ayos yung mga stages na ito kasi for sure may encounter nyo ito sa inyong pag-aaral, especially pag nagtitake na kayo ng software engineering. Especially dun sa mga nagtitake ng computer science, computer engineering, at saka BSIT. So, once again, please like, share, comment, and subscribe to our channel. And please like also our Facebook page para sa mga updates namin sa aming channel. So, again, thank you for watching. Hope to see you again in our next video. Keep safe, everyone.